Matalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Dr. Alternatibong, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. He is the President of Philippine Society of Traditional and Alternative Medicine Incorporated, Lifetime Member of Philippine College for Advancement in Medicine, Spokesman, Davao Inventors Association, Vice President for Advocacy Filipino Inventors Federation. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibong, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntuna ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas ng The Big C, gagabay sa inyo upang walang mag-maintenance ng sakit kundi angkinin ang kagalingan sa pamumuno ng founder ng Doc Alternatibo, The Big C, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Edel Roderos, makakasama sa talakayan sa alternatibong panggagamot, pagsasaka at pangkabuhayan. Ang advokasiyang ipinapalaganap ng Doc Alternatibo, The Big C, sa buong Pilipinas. Kapanalig, simulan po natin ang buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Colossians 3 verse 16 at ang nakasulat, "Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos." Isa buhay, kapanalig, ang nakasaad sa Colossians 3 verse 16 sa araw-araw na pagsusumikap sa ibabaw ng mundo. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Ang tanging alay ko sa iyong aking ama ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanang maipagkalob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin, ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihili. Tiwala at pananalig ang kailangan natin upang maangkin ang minimiti sa buhay. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo, kapanalig, kakuo, para sa tamang pag-alaga ng kalusugan na hindi basta tatamaan ng karamdaman. Kung tinamaan man, maangkin agad ang kagalingan at hindi na kailangan pang mag-maintenance ng synthetic drugs upang maiwasan ang komplikasyon. Higit sa lahat, dapat protektado tayo sa panahon ngayon laban sa novel coronavirus na dahilan kung ba't merong COVID-19. In fact, padami ng padami at higit thousands na ang
naging positive araw-araw. Kaya ingat, meron po tayong anti-COVID-19 formula dyan sa brands ng Doc Alternativo. Nakasulat po yan. Hingin po ninyo at sundan para protektado, hindi lang ikaw, kundi buong pamilyang protektado laban sa COVID-19. Pero kung may sakit ka na, nag-maintenance pa, kapanalig, sundan na ang cleansing program, ang natural vitamin C IV upang mahinto na safe ang maintenance at maibalik ang kalakasan ng katawan. Isa po sa kumilos agad, nagdesisyon matapos na pakinggan ang palatuntunan at sinabihan din siya ng kaibigan niya. Narito, pakinggan natin ang totoong nangyari sa kanya. Ang pangalan ko po ay si Joseph Asingo, taga Grand Royal Malolos, isang seaman. Bago ako pumunta dito, naramdaman kong kakaiba yung pakiramdam sa katawan. Na find out ng misis ko na mataas masyado yung BP ko. Kaya naghanap si misis ng paraan kasi ayaw ko nga doon sa doktor dahil ang ibibigay sa akin, ganun din yung mga maintenance. Number one, ayaw ko yung mag-maintenance ako. May nagkapagsabi sa amin na subukan yung pumunta dito sa Doc Alternativo. So yun, pumunta kami dito. Ngayon, nung first day na naramdaman ko, kinumpir ko kaagad. So nakikita ko ang kaibahan kaagad. Naramdaman ko na, hindi na ako uneasy ako na bakit tumaas yung BP ko. Hindi na talaga siya mataas na 160 kasi bumaba siya ng 140 kaagad. Ang laki ng pinagbabago, ang laki ng nakikita kong improvement. Dati nga, before ako uminom ng mga gamot na to, 43 yung waistline ko. Ngayon, after ng 1 week, nagiging 39 na lang. So, hindi lang sa magandang pakiramdam ko, maganda pa yung nakikita ko sa katawan ko na nagiging madaling papawisan. At saka, bago ko pumunta dito, yung pulse is masyadong mababa. Ang rate ng minimum pulse is 60 above. Ang sa akin is 58 lang. Ngayon, habang umiinom ako nito, ang mga gamot sa Doc Alternativo, nagpapasalamat agad ako kasi umabot na siya ng 65 above. And this is within 7 days, walang kainan ng kanin niyo? Wala. Hindi ko nga, parang hindi ko maniwala kasi siyempre sanay ako. First time ko ngayon na since pagkabata, hindi ako kumakain ng kanin. Within 1 week, akala ko hindi ko kakayanin, baka magnakaw ako. Pero talagang sinubukan ko, hindi ko magkakanin. Hindi naman pala ako ginugutom. Normal na busog naman ako. Nag-i-enjoy ako ngayon dito sa iniinom ko. Sa muli po, ano ang inyong kompletong pangalan? Ilan trabaho ang taga-saan? Kompleto kong pangalan si Joseph C. Asingwa. Nagatira dito sa Grand Royal Malolos, Bulacan bilang isang seaman. Napakinggan na naman natin ang isa sa natulungan at nakaangkin ng totoong solusyon sa kanyang hypertension dahil ayaw niyang mag-maintenance kaya naghanap ng paraan at may nakapagsabi sa kanya na subukan dito sa Doc Alternativo at agad na pinuntahan. Ngayon, sabi niya, nag-i-enjoy siya sa kanyang ginagawa dahil hindi na kailangan ng maintenance, normal na ang kanyang blood pressure at pati yung puso niya ay natulungan pa, nag-reduce pa yung timbang niya, yung waistline niya from 43 to 39 na. Kaya excited na sa buhay dahil natuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan matapos nasundan ang cleansing program dito sa Doc Alternativo. Kaya napaka-importanting masundan to sa mga nag-maintenance dyan. Meron tayong natural vitamin C IV upang maangkin nyo rin yung kagalingan tulad ng napakinggan po ninyo. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo Brands upang magabayan. Narito naman ang hotline na maaring i-text po para masagot namin yung mga katanungan ninyo. 0907-242-3907. Ulitin ko po ang hotline 0907-242-3907. Sa Kando ni Locosur, Barangay Waigdaya, Kando ni Locosur, second floor of Motor Trade Building near Nicosat and LTO. Sa Urdaneta City, Poblacion Alonzo Street, in front of Palawan Express, Urdaneta City. Sa Abulog, Cagayan Valley, Vicente Real Estate, Lesor Libertad, malapit sa elementary school. Sa Lawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street. Sa Pagudbud Branch, Poblacion Dos, Pagudbud
Sugod, Ilocos Norte, beside Dwight Kuraming Store. Sa iba, Zambales, Rizal Street, corner Zamora Street, Zone 2, iba Zambales, beside GM Bank. Sa Baguio City, University Belt, second floor, Martan Building, Lower Bonifacio Street, Baguio City, near SLU Main Gate. Sa Vegan City, Marinelia Commercial Complex, Govantes Dyke, Zone 5, Bantay, Ilocos Sur. Sa Aguola Union, National Highway, SM Building, San Joaquin Norte. Sa Dagupan Branch, Borgo Street, Dagupan City, beside former Pag-ibig Fund Building. Ang Doc Alternatibo Lopez Branch ay matatagpuan sa 357 Real Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon Province. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higo, dala ay lakas. Kapag gamit po ako ng Mixed 10 Coffee, nawala po yung pagka-acidic po ng 10 ko. The best po talaga ang Mixed 10 Coffee kasi nawala po yung acidic. Ang ating kape, Mixed 10 Herbal Coffee. Ang Mixed 10 Herbal Coffee, mabibili sa mga butika, supermarkets, malls, Doc Alternatibo Brands, at the Big C Distributors nationwide. Good news! Dahil ang Mixed 10 Herbal Coffee at iba pang herbal food supplements ng Doc Alternatibo dito sa The Big C Cooperative, pwede nang ma-order online, cash on delivery sa Shopee. Sa panahon ngayon ng coronavirus pandemic, kailangang protektado ka laban sa coronavirus para iwas COVID-19. Narito ang pampalakas ng immune system ng ating katawan gamit ang natural, herbal at alternatibong pangontra COVID-19. Pagising sa umaga, unahin ang paggurgle at pagmumog ng lukewarm water na may halong natural sea salt. Pwede itong ulitin kada 2 oras kung merong plema sa lalamunan na hirap ipalabas. Laging unahin ang pag-inom ng tamang tubig. Dahilan na dito sa Doc Alternatibo ng The Big C Cooperative, pinapataka ng Doc F Fulvic Mineral ang inuming tubig upang masiguro na alkaline, mineral, at mas mabuting uminom ng tubig 8 to 12 glasses a day. Paraan din ito na masundan ang natural flow ng katawan na makapag-eliminate o makapagbawas araw-araw. Ugaliin ang pag-ehersisyo bilang pagpapawis. Sa mga mahina ang katawan, mag-stem bath hanggang papawisan at mag-haplas ng Doc F Body Mist and Oil. Siguraduhin na sapat ang protina ng katawan upang mapanatiling malakas ang immune system at malabanan ang viral at bacterial infections. Kaya laging unahin ang pagkain ng prutas, root crops at salad na gulay. Mas mabuting iwasan ang mga instant na pagkain lalo na ang gawa sa harina at niluto sa mantika. Dito sa Doc Alternatibo, merong natural vitamin B complex powder na mataas ang protena at ito ay inumin umaga't hapon. Itimpla lamang sa hot water at haluan ng wild honey, molasses bilang pampasarap. Pwede din ihalo ang Mixed 10 Herbal Coffee. Mas mabuting maglaga ng herbal na dahon ng lagundi, malunggay, sibuyas, bawang o luya at gamiting pangtimpla. May mga herbal food supplement capsules din ang Doc Alternatibo na pwedeng inumin umaga at hapon tulad ng lagundi capsule, tawa-tawa capsule, malunggay capsule, spirulina capsule, sodium ascorbate capsule at marami pang iba na mainom at makain bilang pampalakas ng immune system upang matibay ang antibodies laban sa mikrobyo lalo na sa coronavirus. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin ang virus at hindi mabubuhay sa katawan ay ang pag-undergo sa cleansing program at natural vitamin C IV na ginagawa lamang sa Doc Alternatibo Center ng The Big C Cooperative. At ugaliing magsuot ng face mask panahon na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang physical distancing, gayon din ang paghugas ng kamay at pagligo pag umuwi ng bahay. Ito ang mga natural, herbal at alternatibong paraan upang protektado ka laban sa coronavirus upang walang magka-COVID-19. At ito ay available sa bawat Doc Alternatibo brands ng The Big C Cooperative. Laging tandaan, protection is better than cure.
karapatan mong proteksyonan ang sarili. At sa pamamagitan nito, matulungan natin ang ating pamahalaan na sugpuin ang coronavirus upang walang magka-COVID-19. Minsahi mula sa Juan Asap Movement at Doc Alternatibo Center ng The Big C Cooperative, your health to wealth cooperative partner. Sa Pagudbud Branch, Poblacion 2, Pagudbud Ilocos Norte, beside Dwight Kuraming Store. Sa Urdaneta City, Poblacion Alonzo Street, in front of Palawan Express, Urdaneta City. Sa Dagupan Branch, Borgo Street, Dagupan City, beside former Pag-ibig Fund Building. Sa Aguola Union, National Highway, SM Building, San Joaquin Norte. Sa Vegan City, Marinelia Commercial Complex, Govantes Dyke, Zone 5, Bantay, Ilocos Sur. Sa Baguio City, University Belt, 2nd Floor, Martan Building, Lower Bonifacio Street, Baguio City, near SLU Main Gate. Salawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street. Salawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street. Ang Doc Alternatibo Lopez Branch ay matatagpuan sa 357 Real Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon Province. Sa Kando ni Locosur, Barangay Waigdaya, Kando ni Locosur, 2nd Floor of Motor Trade Building near Nicosat NL. Sa Iba Zambales, Rizal Street, Corner Zamora Street, Zone 2, Iba Zambales, beside GM Bank. Doc Alternatibo, Laughter Therapy. Ang kwento ni Boy Pacquias. Alam mo, Ikay, dati, ang dami kong pinangarap. Sa ngayon? Ngayon, ikaw na lang. Doc Alternatibo, Laughter Therapy. Doc Alternatibo Newscast. Dito tayo sa mga nagtanong sa hotline. Pagkakataon na magabayan at maangkin ang totoong kagalingan dyan sa iniindang karamdaman, sapagat makakasama po natin ngayon ang founder ng Doc Alternatibo, chairman ng The Big C Cooperative, inventor Doc Ed Dilibo. Ito yung isa sa tanong dito, Doc Ed. Nag-vitamin C IV na po ako at nag-cleansing program na hinto po yung mga maintenance ko. Pero ang tanong lang, ba't mataas pa rin yung blood sugar ko? Okay, mabuti tayo tanong mo, Chebedel, kasi maraming misconception about the monitoring ng sugar level gamit ang glucometer. Misconception kasi, alam mo, ang glucometer is for glucose yan. Pero yung prutas, utos ng Diyos yan, ipakain ang bunga ng kahoy, maliban sa isang nasa gitna ng hardin, utos niya, prutas, kasi meron siyang simple sugar. Pag sinasabing simple, it's monosaccharide. Meaning, madaling may process into energy kahit hindi kailangan na maraming hormones na insulin from pancreas. Now, kapag sumunod ka sa Doc Alternatibo, maraming prutas ang ipapakain sa'yo. Fructose yun. Pero kung glucometer ang ginamit mo, eh mali. Dapat kasi kung fructose ang pinakain, fructometer ang gagamitin. Eh, glucometer yung ginamit mo, kaya mismatch. Kaya, do not use your glucometer when you subject yourself under Doc Alternatibo. So, ano bang dapat mong maging basihan ngayon? Kasi yun ang nakasanayan sa conventional medicine. So, you have to really change like your old ways. We call it your sense of feeling. Kapag naramdaman mo pagising, malakas ka, meaning energy level mo ay mataas. Ibig sabihin, yung asukal galing prutas ay na-convert into energy. So, wala kang diabetes. Kasi ang meaning ng diabetes, mahina ang katawan dahil ang asukal ay hindi na-convert into energy. So, hopefully, malinaw sa isip natin na ang dapat na i-monitor hindi po sugar level, kundi energy level. Kasi, ang tao ay nabubuhay dahil sa energy, irrespective of what kind of sugar ang pumasok sa dugo mo. But I'm pretty sure, no? Fructose is simple sugar. It's God's commandment for all of His creations. Tayo po ay kanyang produce. Tayo ay manufactured products ng Diyos, ng Creator natin. May utos siya. Ang nasa manual, ang Biblia, ang Quran, nagsabi, prutas ang ipakain sa atin. At totoo nga, for the past years, no, sa buhay ni Adan, umabot ng 930 years, dahil hindi pa nga sila kumain ng mga luto, wala pang apoy noon, prutas lang kinain nila.
And conventional medicines, for sure, alam nila by history and biblically na ang tao kapag kumain ng sobra sa dalawang saging o mas marami, therapeutic na. Ibig sabihin, Chief Fidel, magaling na. Gagaling ka kasi therapeutic na kapag sobra sa dalawa. Pero kapag sumunod ka doon sa limit nila, dalawang saging lang, isang piskin ng mangga, yun limang grapes. Yung iba nag-aalanganin dahil pinapakain ng maraming prutas dito. In fact, pinapa-eat all you can natin sila. Pero sinabihan sila na limited na yung prutas kaya nag-aalanganin. Yan. Alam nyo kung bakit nilimit nila? Kasi alam nila gagaling ka. Eh sino pang magmimaintain ng diabetes? And that's true. That's the truth. Ang dami nila, no? With due respect sa kanila, nirerespeto naman natin yung pag-aaral na yan. Pero I cannot take it. Hindi ko pwedeng, dahil sa respeto na yan, ipikit ko yung aking mata sa mga bagay na ating nakikita. Like, nakikita natin na yung mga mahihiling sa matatamis na prutas, walang diabetes yun. Sabi ng iba, nasa lahi na daw nila. Most probably, kasi pareho kayong kumakain ng white rice, ng tinapay. And that is the leading cause of diabetes. Lalo na both of you, no? Yung nasa lahi nyo, talagang meron kay anesthesia, may pasta sa ngipin na mercury. Nakakasira yan ng Langerhans ng pancreas. So, kaya pareho halos kayo. Pero pag binago natin ang pagkain, yung formula ng kinain, yung combination ng kinain na inom, pag binago natin yung chemical na nasa dugo at ang pattern nito, siguradong magbabago ka rin. So those are proof or evidence na talagang hindi sa lahi yan or habang buhay ang diabetes. So again, hindi po sugar level ang dapat inyong basihan kung hindi po energy level. Kasi ang tao inutusang kumain ng prutas para magkakaroon ng energy, ng lakas. Common sense ang gagamitin, sense of feeling, sensor yan, ginamit ng mga hayop yan to sense their energy. Yung mga aso, alam nila kung mahina sila, kumain sila ng herbs. Walang nag-uto sa kanila. Ikaw ba, Chief Fidel, may nakita, may isang aso nagpakonsulta muna sa kapwa aso bago kumain ng herbs? In fact, diritsong kumakain yun minsan. Yes, gamot nila yon. Pero meron ka ba nakitang aso nagpaka-doktor para matuto? Hindi nga eh. Ay, common sense ang tawag doon. Pero mas mahalaga pa tayo kaysa hayop. Meaning mas special tayo. Tayo lang ang ginawa. Out of His hands, we are the masterpiece of God. Kawangis niya tayo. Ibig bang sabihin, tayo ay inferior sa hayop? Na hindi tayo gumagamit ng common sense at tayo ay nakasandig lang, nakasandal dyan sa glucometer na yan, which is man-made? Naku po, mga kapanalig, mga kakoop, mali po yun. Bakit? Siyempre, sugar level lang ang basis mo at natatakot ka na agad pag sobrang taas ang sugar level mo dahil glucometer ang ginamit mo. Natatakot ka tuloy kaya dumarami sakit mo dahil sa stress na yan. Na-stress ka sa kamumonitor mo using that sugar level tester. We call it glucometer, the unreliable glucometer. I discourage anyone who truly follow the natural way, the natural healing underdog alternatibo. So kung gusto mong natural na lunas, sundin mo ang aking advice. Ito po yon. Kahit mataas ang sugar level, basta mataas ang energy level, meaning normal ang lakas. Pag gumising sa umaga, malakas, nagdunumi ka 3 times a day, you are very normal. Don't worry. Hindi po kayo, kapanalig, katropa, kakooperatiba, nagkakaroon ng diabetes. Ito naman, tanong ko lang, hindi po kasi ako nakakabawas araw-araw, tag 2-3 araw nakakabawas, matigas pa, ano pong dapat kainin at herbal na pwede sa akin? Kung laxatives lang ang tanong mo, marami, prutas, gulay, mga vegetables, gata ng niyong, mga laxatives yan. Pero kung hindi nagbago na reprogram yung gana ng iyong pagkain, yung sequence ng tubig, yung ng mga heavy foods na ipinasok mo every breakfast, nagkakaroon pa rin ng paulit-ulit na constipation. You need to reprogram yourself. Kaya nga, naghanda po kami ng 7 days program para po magbago ang gana ng dila, no? Yung appetite at yung apistat, kung saan siya po ang nagkukontrol ng sarap at ang acidity ng stomach, kung saan siya po ang nagbibigay pain sensation sa stomach, sa tiyan, para po kumain kayo. Kailangan po ma-reprogram yan or else, ulit-ulit lang po kayo sa constipation, which is the mother of all diseases. Ito naman yung isa, Doc Ed, nagkaroon po ako ng kidney stone at kailangan operahan. Ayaw ko po ng operation. Meron bang solusyon sa Doc Alternatibo? Huwag mong paoperahan yan kasi lalabas lang yan ang kusa kapag nasunod mo ang tamang formula. Kailangan talaga sundin ang tamang tubig, eksaktong tubig na merong eksaktong fulvic minerals at may
Marami pang combination, maraming pagkain kasi ang kailangan mo during that time. Alam niyo po, itong kidney stones, hindi naman talaga bato ito. Hindi naman kayo kumain ng bato, di ba? It so happened, merong chemical process na nag-trigger ng calcification sa kidneys. Kaya bumabara. At lalabas lang din yan ng kusa kapag tama po ang panglusaw. No, merong panlusaw. Hindi po tama na gagamit lang tayo ng sambong pero hindi naman natin i-connect yung diet program. Like, may sambong ka nga, nag-soft drinks ka naman. May sambong ka nga at buko juice na iniinom pero mali naman ang inihalo mo doon sa tubig. At nagbibigay din ito ng maling chemistry sa ating dugo. So, hindi po perfect kung hindi po natin nakuha ang tamang kombinasyon. Yan po ay nakasulat. Yun po ay nasa libro natin. Nakasulat po ang tamang formula. Iisang formula para sa katawan dahil ang katawan ay mayroon talagang biochemical components. Yun po ang pinag-aralan mabuti at iba't ibang herbs ang ginamit to really have that great impact in a short period of time. Yun po ang dahilan kung bakit may iba't ibang herbs pero the same formula o protocol, sequence po na inyong sinusunod para po matanggal ang kidney stones, bato sa kidneys at hindi lang yan, pati yung gallbladder stones. No? Ang amazing kasi nitong sinusunod nating cleansing formula, kapag ka ito'y nasunod, ang katawan po natin ay kusang mag-restore into health. Hindi lamang isang organ, kundi lahat ng organs ng katawan gradually binabalik niya sa tamang ayos, sa tamang estado. Napakahalaga po na masundan ang mga itinurong kapay sa atin, Inventor Doc Ed Libo, para sa tamang solusyon dyan sa iniintang karamdaman. Kaya merong pinapasunod sa inyo na cleansing program, merong natural vitamin C IV, at bilang patunay po dito sa pinag-uusapan namin, narito ka panalig ang isa sa naniwala. Nag-undergo sa cleansing program, natural vitamin C IV. Pakinggan natin ang totoong nangyari sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rosalinda Salamera, the VC member po ng Kawayan. Ako po ay dating diabetic patient. 6 years po ako nag-maintenance ng gawon. From diabetes, high blood, tapos complication sa puso, arthritis, rheuma, namakyaw po ako ng sakit. Pero sa awa po at tulong ng Diyos, okay na po ako ngayon. Pati po katawan ko ngayon, healthy na. Dati rin po abnormal ang katawan ko, mataba. Mula po nung itinigil ko lahat ang gamot ko ng synthetic drugs, na ang ipinalit ko po ay vitamin C, combo cleansing, saka po yung lahat ng vitamin at doc alternatibo. Ngayon po, malakas na po ako. Wala na po akong nararamdaman na kahit na anong sakit ko. Wala na rin po akong maintenance. Ang iniinom ko na lang po mga gamot ngayon, lahat po ng vitamin lang po ng doc alternatibo. Yun lang po ang aking masasabi. At kung kayo po ay may nararamdaman na kagaya ng aking nabanggit, huwag po kayong magdalawang isip. I-try nyo po. Talaga po hindi yun po masasayang. Yun lang po ang aking masasabi. Salamat po. Napakinggan po natin si Ma'am Rosalinda Salamera from Kawayan, Isabela at pinatunayan niya na natulungan lahat ng maintenance mula sa diabetes, sa cholesterol, sa hypertension, sa puso, sa kanyang arthritis. Sabi niya nga namakyaw ng sakit. Pero nang sinundan ang cleansing program, ang natural vitamin C IV, ngayon sabi niya, wala nang lahat ng maintenance, wala nang inindang karamdaman, malakas pang katawan. Hindi tulad noon na nag-maintenance pero nanghihina ang katawan. Ngayon, ibang iba na at masayahin na. Kaya siya nang umiimbita sa inyo na huwag magdalawang isip, sundan dahil kanyang napatunayan ang kagalingan. Puntahan mo pinakamalapit na Doc Alternatibo Brands dito sa The Big C Cooperative upang magabayan tungo sa kagalingan, sa tamang pagsunod, sa cleansing program, sa natural vitamin C IV. Kung may katanungan, naritong hotline na maring i-text po ninyo. 0907-2423907. Uulitin ko pong hotline 0907-2423907.
Kapanalig, kako-op, dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon po ang talakayan pagsagot sa mga katanungan sa hotline. Pinapasalamatan natin ang founder ng Doc Alternativo, chairman ng The Big Sick Cooperative, and mentor Doc Ed Dilibo sa paggabay sa atin para sa Herbal Natural na Lunas. Kasama ng inyong national chairman ng One ASAP Movement, Del Rodero, sumayin nyo ang katutuhanan. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark